Magandang umaga, Davao, Mindanao, at sa apat na sulok ng mundo. Ito si Gilbert Lopez Martihe Catso. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat panahon. Easter list na umaapekto sa Mindanao. Lokal na balita. Makalumang bomba natagpuan sa Panabo. Mga naligtas na aso sa Davao. May lead na ang pulisya sa kinaroroonan ni Kibuloy. Tinutugunan ng Kaap Davao ang mga alalahanin ng publiko. Inihayag na ang mga hamon sa budget. Pambansang balita. Ang mga empleyado ng gobyerno ay tatanggap ng mid-year bonus bago ang Mayo at 15. Negatibo ang naging reaksyon ni Marcos sa paggamit ng cocaine noong 2020. Balita sa Ibayong Dagat, apat ang patay sa protesta laban sa presyo ng harina at enerhiya. Inalis ni Vladimir Putin si Sergey Shoigu mula sa Russian Defense Minister. Ulat aliwan. Paul Mescal, kaisa sa mga bituin sa palabas ng Gucci. Nagtanghal ang Sky Garden sa Howlers Manila 2-0 Cosplay at Music Festival. Ulat pampalakasan. Huwag tayong titigil mangarap. Hinihikayat ni Sisi Rondina ang Chocomotso na ipagpapatuloy ang paghahangad ng titulo ng PVL. Ipinabalik ng England ang fit again na Bright para sa Euro qualifiers. Mga tampok, ang US founder, father na naglalakbay sa mundo. Ang edad ay numero lamang. 81 taong gulang na lalaki ang nanalo sa pinakamataas na tugatog ng Pilipinas. Kwento sa tabi-tabi. Kaalaman. Alam mo ba na ang Davao City ay kilala sa magkakaibang komunidad nito? Ulat panahon. Ang Mindanao ay magiging bahagyang maulap na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng Easter list. Mahina hanggang katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may banayad. Lokal na balita. Na-recover ng mga otoridad ng Panabo City Police ang isang hindi pa sumasabog na corroded vintage bomb matapos iulat ng isang trabahador na natagpuan ang bomba habang siya ay nagtatrabaho sa isang plantasyon area noong Biyernes ng hapon nitong taon. Sa spot report na ibinigay ng Panabo Police Office, Tactical Operations Center, TOC, ang hindi sumabog na Exclusive Ordinance, UEO, CTG 81mm, ay iniulat sa kanila ng isang Brian Dungila, isang farm laborer sa Purok 5, Barangay Little Panay. Sa pagsulat ng balita, ang bomba ay kasalukuyang
nasa pangangalaga ng ahensya ng pulisya sa pakikipagtutulungan ng Explosive Ordnance Disposal Team para sa karagdagang investigasyon at disposisyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na tumugon ang mga otoridad sa Panabo City sa mga insidenteng may kinalaman sa bomba. Kung maaalala, iniulat ng mga otoridad ng pulisya ang isang pagsabog na isinagawa ng dalawang hindi pa nakikilalang mga suspect. Pagkatapos ng landslide sa Masara na nag-highlight kay APA, ang rescue dog na tumulong sa mga rescuer sa paghahanap ng buhay na paslit sa ilalim ng mga bunton ng lupa. Walang sinabi tungkol sa iba pang rescue dogs na naroon at tumulong sa paghahanap at pagsagip o pagkuha ng mga katawan. Kabilang sa mga rescue canine na nandoon ay ang mga aso ng Dorian Dog Squad Incorporated, DDS, na binuo ng mga individual na may iba't ibang background ngunit may isang common denominator, ang kanilang pagmamahal sa mga aso. Isinalaysay ni SFO2 Rosiler Lagnayo Jr., isa sa mga may-ari ng aso sa DDS, kung paano na conceptualize ng mga miyembro ang ideya na maging volunteer rescuer na ang kanilang mga sarili kasama ang kanilang mga aso. Si Resisne, Rumel at Spear ay pawang Belgian Malinois, habang ang Snappy ay isang American Pitbull Terrier. Sinabi ni Ragnayo na ang kanyang aso, isang American Pitbull Terrier, ay tila hindi sinanay upang iligtas ang mga buhay sa lahi na mas kilala na agresibo at mas mahusay para sa pagbabantay ng mga may-ari-arian at mga may-ari nito. May pahiwatig na ang Philippine National Police, PNP, sa kinaroroonan ng fugitive televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy, matapos nilang makatanggap ng partial information mula sa kanilang tracker team. Gayunpaman, sa kabila ng magandang lead, ang Police Central Office at iba pang security team ay hindi pa nabeberipika ang buong impormasyon upang hindi malagay sa alanganin ang isinasagawang manhunt operation. Tumanggi rin silang magbigay ng eksaktong time frame kung kailan nila mabibihag ang kasumpa-sumpang o sumpa-sumpa na mga ngaral. Sa kabilang banda, sinabi rin ng Police Regional Office Davao, PRO Davao, na ipagpapatuloy pa rin nila ang pagsasagawa ng masinsinang paghahanap laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ, KJC, at sa kanyang mga kapwa akusado na tagasunod. Sinabi ng tagapagsalita ng PRO Davao na si Catherine De La Rey na walang tigil ang kanilang operasyon upang mahanap si Kibuloy mula nang mabigyan ng warrant of arrest ang pinuno para sa kanyang non-bailable human trafficking na kaso. Isang opisyal mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Davao Region, CAAP Davao, ang umamin sa pangangailangan ng mga pagpapabuti sa San Francisco Bangui International Airport na kilala rin bilang Davao International Airport, DIA. Si Rex Obsina, manager ng CAAP Davao, ay nagpahayag ng panghihinayang sa mga abalang na idulot sa publiko dahil sa kakulangan ng makabuluhang pagpapahusay sa paliparan sa ika-20 na sesyon ng Sangguniang Panglungsod noong Martes ng umaga, ika-7 ng Mayo nitong taon.
aniya, ang mga makabuluhang pagpapabuti ay nangangailangan ng budgetary allocation na lampas sa saklaw ng Kaap, Davao Region. Sa pagtugon sa mga particular na alalahanin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Councilor Al Ryan Alejandre, gumawa ng mga hakbang ang Kaap Davao upang matugunan kaagad ang mga issue. Pambansang balita, ang mga qualified government employees ay makakatanggap ng kanilang mid-year bonus or bonuses simula na sa Mayo 15, 2024. Sinabi ng Department of Budget and Management, DBM, noong Martes, 14 ng Mayo nitong taon. Ang halaga ng mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay. Upang maging kwalipikado, ang mga empleyado ay dapat nasa serbisyo ng gobyerno nang hindi bababa sa 4 mula Hunyo noong taong 2023 hanggang sa 15 ng Mayo sa kasalukuyang taon. Kabilang dito ang mga tauhan ng sibilyan, regular, casual at contractual na mga empleyado at mga full o part-time na appointed o elective na posisyon sa mga sangay ng o institusyon ng gobyerno tulad ng executive, legislative at judicial branches, constitutional commissions, other constitutional offices, states, universities and colleges, SUCs, government-owned or controlled corporations, GOCCs, nasakop ng compensation and position classification system, CPCS. Gayon din ang mga local government units, LGUs. Nagnegatibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng cocaine noong Nobyembreng taong 2021, sinabi ng isang drug analyst mula sa St. Luke Medical Center, Global City noong Lunes, 13 ng Mayo nitong taon. Ang drug analyst na si Geriska Reyes at ang drug testing laboratory head na si Dr. Cecilia Lim na parehong pumirma sa resulta ng cocaine test ni Marcos ay tumistigo sa pagpapatuloy ng Senate Committee on Public Orders and Dangerous Drug Inquiry sa umano'y pagtagas ng confidential na impormasyon mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Sinabi ni Lim na lumabas ang resulta pagkaraan ng 2 minuto at 54 na segundo matapos isagawa ang pagsusulit. Nagtaas ng kilay si Committee Chairperson Ronald De La Rosa habang naghahanap ng linaw kung bakit cocaine lang ang sinuri kay Marcos. Balita sa Ibayong Dagat. 4 ang namatay sa isang di na iba paang nasugatan matapos ang marahas na sagupaan sa mga otoridad sa Kashmir na pinangangasiwaan ng Pakistan. Libu-libong tao ang nasa lansangan simula noong Biyernes para iprotesta ang pagtaas ng presyo ng harina at kuryente. Tinanggal ng mga organisador ang mga protesta noong Martes, isang araw matapos mag-alok ng serbisyo si Prime Minister Shehbaz Sharif ng Pakistan na nagkakahalaga ng 24 na bilyong rupees. Hinihiling din ni Mr. Mir na nag-alok ang gobyerno ng pinansyal na kabayaran para sa mga pamilya ng mga namatay sa karahasan. Lumakas ang karahasan mula noong katapusan ng Linggo na nag-udyok sa mga otoridad na putulin ang mga serbisyo sa mobile. Ang mga paaralan, pampublikong transportasyon at mga negosyo ay sinuspindi rin. Ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin
ay tatanggalin ang kanyang matagal nang kaalyado na si Sergei Shoigu bilang ministro ng depensa. Inihayag ng Kremlin. Ang 68 taong gulang ay nasa tungkulin mula noong taong 2012 at papalitan ng Deputy Prime Minister Andrei Belousov, isang ekonomista na may kaunting karanasan sa militar. Si Mr. Shoigu ay hihiranging kalihim ng Secretary Council ng Russia. Sinabi ng Kremlin na kailangang manatiling makabagong ang Ministeryo ng Depensa. Ang mga reshuffle sa Russia ay hindi masyadong madalas mangyari, kaya ito ay isang malaking sandali sa tuktok ng politika ng Russia. Ngunit si Vladimir Putin ay mananatiling tao na sa huli ay tumatawag ng mga pag-shot desisyon niya ang simulan ang digmaan sa Ukraine at lahat ng malalaking desisyon ay siya ang gumawa. Ang pagtatalaga kay Mr. Belousov bilang Defense Minister ay magiging isang sorpresa sa marami dahil sa kanyang nakaraang karanasan. Ngunit, iminumungkahi ng mga analyst na hinahangad ng Pangulong Putin na ihanay ang ekonomiya ng Russia nang mas malapit sa pagsisikap sa digmaan. Ang konkretong basement ng Tate Modern ng London ay ginawang birding gubat noong Lunes para sa pinakabagong fashion show ng Gucci. Isang A-list audience kasama sina Paul Mescal, Dua Lipa, Andrew Scott at Salma Hayek ang nanood habang ipinapakita ng mga modelo ang bagong koleksyon sa runway. Nagpakita ng marangyang Italian fashion house ng iba't ibang maselang share outfit, relaxed denims at casual streetwear. Maraming modelo din ang nagsuot ng katugmang leather bag na may sikat na double G na logo ng kumpanya. Ang koleksyon ay ang pinakabago mula kay Sabato Di Sarno na naging creative director ng Gucci noong nakaraang taon. Karaniwang ipinapakita ng Gucci ang mga koleksyon bilang bahagi ng Milan Fashion Week. Ngunit madalas itong pumili o pumipili ng iba pang mga lokasyon sa buong mundo para sa mga koleksyon ng cruise nito. Ang mga nasa pagitan ng pangunahing Spring at Autumn Fashion Week. Sa palabas noong Lunes, nagulat ang Japanese trio na Sky Garden sa sigla ng mga Pinoy na sumama sa kanila sa kabuuan ng kanilang pagtatanghal sa pagtatapos ng music event Howler Manila 2-0 Cosplay at Music Festival sa Circuit Makati. Pinainit ng Sky Garden ang entablado ng Howler Manila sa kanilang nakakakilig na performance. Sa sobrang saya ng tatlo ay itinuturing nilang ito bilang isa sa mga hindi malilimutang pangyayari sa kanilang grupo. Nagtatanghal ang Sky Garden kasama sina Ellie Buendia, Silent Sanctuary, Mayonnaise, Yara, Kaya, Ino, First One, Floji at Al James, bukod sa iba pa. Ulat pampalakasan. Si Sisi Rondina ay matatag na naniniwala na ang oras ni Choco Mutso para makuha ang isang pambihirang titulo sa Premier Volleyball League ay darating sa kalaunan. Habang tinatamad ang Creamline, ang title dream ng Choco Mutso lumingon si Sisi Rondina sa iba pang Flying Titans. Maharang tinapak
ng kanyang baba gamit ang likod ng kanyang kamay. Ito ay isang pagkilos na paghihikayat na hinihimok ang kanyang mga kasamahan sa club na iangat ang kanilang mga ulo sa kabila ng nakakasakit na pagkatalo sa Game 2 ng 2024 PBL All-Filipino Conference Finals. Ang Flying Titans ay nanirahan para sa isang bridesmaid finish sa ikalawang sunod na pagkakataon. Ngunit alam ni Rondina na wala silang dahilan para mahimasmasan pagkatapos maglagay ng gayong magiting na pagsisikap. Ang kapitan ng World Cup na si Millie Bright ay na-recall sa England squad sa unang pagkakataon noong Oktobre pagkatapos na gumaling mula sa isang injury sa tuhod. Si Bright, 30 taong gulang na nanguna sa England sa World Cup final noong tag-araw, ay hindi nalampasan ng 5 buwan ng season ngunit ipinaglalaan sa 24-player squad ni manager Serena Wigman para sa kanilang Euro 2025 qualifiers. Kasama niya sa squad ang walang takip na kasamahan sa Chelsea na si Aggie Beaver-Jones, 20 taong gulang na pumapasok para sa striker na si Rachel Daly pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang pagriretiro mula sa international na football noong Abril. Ang Beaver-Jones ay nagkakaroon ng breakout season para sa Chelsea na umiskor ng 11 layunin sa 15 Women's Super League na mga laban. Ang England Under-23 forward ay nakakuha ng call-up sa senior squad bilang huli na kapalit na nasugatan na si Chloe Kelly para sa 7-2 friendly na tagumpay ng Pebrero laban sa Austria ngunit hindi naglaro. Pinangalanan din ni Wigman ang isang standee or standby list na kinabibilangan ni na Maya at Teaser ng Manchester United, Missy Bo Kearns ng Liverpool, Kayla Rindell ng Southampton at Jess Nass ng Tottenham. Mga tampok sa araw na ito. Salamat sa isang bagong serye na pinagbibidahan ni Michael Douglas. Tinatangkilik ni Franklin ang isang renaissance. Ngunit tulad ng natuklasan ni Eric Weiner, ng printer, publisher at diplomat ay isa ring ganap na manlalakbay. Si Benjamin Franklin ay tinatangkilik ng isang bagay, ang isang bagay ng isang renaissance. Hindi sa ganap na nawala siya sa kanyang paningin. Paano niya na magagawa dahil ang kanyang mukha ay nagbibigay ng $100 bill na 2/3 nito ay umikot sa labas ng US. Noong nakaraang taon, ang direktor na si Ken Burns ay naglabas ng 2 bahaging dokumento o dokumentaryo tungkol kay Franklin. Ngayon, ang founding father ay paksa sa isang bagong serye. Si Franklin sa Apple TV na pinagbibidahan ni Michael Douglas. Ang 8 episode na serye na nagtatapos sa 17 ng Mayo ay nagsasalaysay sa lihim na misyon ni Franklin sa France sa panahon ng American War at Independence. Mauunawaan ang pangmatagalang apila ni Franklin. Napakarami niyang inabot kaya mahirap malaman kung saan nagsisimula. Siya ang pinakatanyag na Amerikano sa kanyang panahon at ang nagtag-iisang tagapagtatag na nagiging tanyag kahit na walang revolusyonaryong digmaan. Si Franklin ay isang printer, publisher, satirist, scientist, diplomat, inventor, postmaster, debunker, at enthusiast
isa rin siyang ganap na manlalakbay. Naglalakbay ng mas malayo at mas mahaba kaysa sa ibang Amerikano sa kanyang panahon. Ang aking resume ay hindi gaanong kahanga-hanga kaysa kay Franklin. Wala akong naimbyento, wala akong itinatag. Hindi ako ang pinakasikat na Amerikano sa aking panahon. Wala akong nanalo sa mga digmaan. Wala akong pinirmahang mga deklarasyon at hindi ako inilarawan o inilalarawan ni Michael Douglas. Si Sergio Palumo, isang 82 taong gulang na hiker, ay palaging nangangarap na masakop ang pinakamataas na tuktok ng Pilipinas, ang Mount Apo, kahit isang beses sa kanyang buhay. Ngunit ang pag-akyat sa Apo na ang ibig sabihin ay ang lolo sa lahat ng kabundukan ng Pilipinas ay hindi isang madaling gawain dahil sa kalupaan nito at sa taas nito na 20,754 na metro. Ngunit si Palomo, isang arkitekto, ay hinamon ang sarili at matagumpay na nakatapak sa tuktok ng bundok Apo noong weekend. Si Palomo ay pangalawang pinakamatandang tao na nagtagumpay na umakyat sa bundok ng Apo at ang pinakamatandang umakyat sa pamamagitan ng Santa Cruz Circuit Trail. Mga kwento sa tabi-tabi, ating tunghayan.
At sa trivia, alam mo ba na ang Davao City ay kilala sa mahigpit na pagkakaibang komunidad nito? Tinatanggap ng Davao City ang pagkakaiba-iba ng kultura at pinalalakas ang pakiramdam ng pagkakaisa sa mga residente nito. Yan po ang ulat sa araw na ito. Maaring mag-like, share, subscribe at pindutin po ang bell button upang kayo ay ma-update sa mga kaganapan dito sa Pinoy Rab Davao YouTube channel. Ito si Gilbert Lopez Martihicatso. Magandang umaga.